Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat ng mga taga-ROG Marilao. And I hope everyone is ready tonight as you receive the message of hope and let God and the Holy Spirit minister to us. Our verse for tonight is in 1 Peter chapter 4 verses 12 to 16 and it says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come unto you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Jesus, in the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests in you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as Christian, do not be ashamed but praise God that you bear that name." Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita sa gabi nito, tayo po'y manalangin. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord God, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, na sa gabing ito, Father God, Lord, naniniwala ako, Panginoon, that you will strengthen us, that you will empower us with the message, Father God, Lord, na sa iyo din po magagaling, Panginoon. Hayaan mo lamang po, Panginoon, na ikaw lamang po ang mamutawi sa aking mga labi. Tago mo po ako sa iyong krus. Ikaw ang magpakahayag, Bananasantong Espiritu, malaya kang kumilos sa amin sa gabing ito, sa bawat makikinig sa online na amin pong ibabahagi salita sa gabing ito. Ikaw lamang po ang siyang maitaas. Maranasan namin ng buong buo, Panginoon, ang iyong presensya. Hallelujah, Father God, Lord. Sa'yo po lahat ng papuri sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. Amen. There are times in our Christian walk when we feel spiritual dryness. Hindi ka nag-iisa dahil lahat tayo, and even leaders and pastors, experience the same. Even the Israelite experience, they experience also wilderness during their 40 years of walk to the promised land. And during these times, our true hearts are revealed to the Lord. Akala natin okay tayo pero hindi pala. Tonight, I pray that God reveals our hearts to Him and reconnect and replenish our spiritual strength as we come to Him tonight. Amen. In verse 12, says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come unto you to test you, as though something strange were happening to you." Number 1, do not be anxious. Huwag kang mabalisa, kapatid. Yung madalas nag-iimo ka kasi akala mo ikaw lang yung dumadaan dun sa ganong klaseng hirap at mga pagsubok. Hindi po totoo yan. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Amen. Diba po? Lahat tayo may problema at hindi ka tao kung wala kang problema. Huwag natin i-single out yung sarili natin. Everyone has its own burdens. Iba't ibang mukha lamang po, maaaring pwede sa pera, sa trabaho, or karamdaman, wala po exempted sa kaharian ng Diyos. Diba? Sabi ko nga kanina, even leaders and mga pastors, they also experience dryness. And to tell you the truth, mas malalaki ang mga hinaharap nilang mga problema dun sa mga attendees lamang po ng church, yung mga Sunday church goers lang po. Bakit po? Because they are the frontline defense. Pag bumagsak ang pastor, mangangalat ang mga tupa. Pag si nanay or si tatay bumigay, damay ang buong pamilya. Amen? It is very important to pray for our leaders and pastors, our household, because they play a vital role in our life. And even yung atin pong bansa, yung atin pong pangulo, and even the whole world, napaka-importante po na pinagpipray po natin sila kasi we play a vital role
ng ating pagpipray. Maaring inaakala natin na yung, sa ating pagpipray sa mga taong ito, wala po tayong nagagawa. Pero marami, malaki po ang nagagawa nito sa spiritual na world. Hindi lang po natin nakikita or nauunawaan or nalalaman, but malaki po ang nagagawa nito sa atin pong mga pinapanalangin. So next po is in verse 13 to 14, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests in you. Amen. So Jesus is our perfect model of suffering. Imagine what He had to go through para sa kasalanan natin ng mundo. So number two po, be overjoyed. Remember to put things in mind. Sabi sa Hebrews 12:2, fixing our eyes to Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising its shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. So, pagkatapos po ng ating Panginoon na ni Jesus Christ na maghirap, ay naranasan niya rin naman po yung glory at katagumpayan doon sa kalangitan. Amen. So, Jesus is our role model. Kung kaya niya, kaya din natin. That same spirit that Jesus has remains also in us. Kaya nga, we are called victorious. We are called more than conquerors. Christ suffered with us. Pag naiisip mo, kapatid, na nag-iisa ka lang, remember Christ. He suffered not for His own sins, but my sins, your sins. Inako ng Diyos ang kasalanan na dapat tayo ang magbata. Isipin niyo ang ganda-ganda ng ang ganda at ang sarap ng upo ni Jesus Christ sa langit. Tapos bigla siyang sasabihan or uutusan, bear the sins of the world and die for them. Kung hindi madali ang pinagdadaanan mo, lalo naman si Jesus, nananahimik siya sa langit, tapos dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, pahihirapan, and then mamamatay. So, Jesus had to go through that pain and sufferings also, so that when we go through that, that same experience, He is there. He can comfort us, He feels us, He understands us. Amen. In Hebrews 4:15 says, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Amen. So, si God yung source ng ating strength, ng ating peace, and ng ating joy. And God is able to restore us. Amen. So, and lastly, in verses 15 to 16, sabi po dito, if you suffer, it should not be as a murderer or thief or any kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Number 3 po is rejoice in the Lord. Kanina, be overjoyed. Ngayon naman, rejoice. Namomroblema ka na nga, kapatid, masaya ka pa. Parang ang hirap naman pong gawin nun. Pero, kapatid, kapag nasa Panginoon ka, lahat ay posible. Amen? We can rejoice in our sufferings. Bakit? You know that God rewards those who are faithful in Him. At hindi lang yon. Remember that God is with you. Minsan, naneneglect na natin ito as a Christians, but to see it in a clear picture, pag tayo ang nagkakasala, yung sin, it separates us from God. Natatakot tayo, nagda-doubt tayo, and nawawala yung presence ng Lord sa buhay natin. But if you are in Christ and you are suffering,
for doing what is right. The Holy Spirit is there to comfort and strengthen you. Sabi diba sa Romans 8:1, for there is now no condemnation to those who are in union with Christ Jesus. Amen. So kaya pansinin niyo, 'di ba, kapag ka nasa Lord tayo, laging nagiging madali ang mahirap kasi we have Christ. 'Di ba? Nakakayanti pa rin tayo sa gitna ng 'di pa tayo nakabayad ng Meralco kasi we know God will provide. Nagpapasalamat pa rin tayo sa gitna ng maraming pagsubok kasi may Diyos na laging nandyan para tulungan tayo. At nakakapagpuri pa rin tayo sa ating Ama kasi alam natin na out of those difficult trials, God will turn it out for our good. Amen. In Romans 8:28 says, and we know that all things work together for good to those that love God. Amen. There is a test in every testimony and a mess in every message. Amen. In conclusion po, sabi po dito, ito po si Nick Vujicic. Ayan po yung basa po ng kanyang ano. Mahirap po yung spelling, mahirap din pong basahin po yung kanyang apelyido. So, he is an Australian-American evangelist. Was born with a rare disorder characterized by the absence of arms and legs. In his early childhood, he was bullied and attempted suicide by swimming in the bathtub, but someone rescued him. He questioned God for his infirmity during his early age, but when he fully understood and accepted who he is in Christ and what is his purpose in life, there comes a tremendous shift in his life because he became one of the sought-after speakers and many people found hope, purpose, and strength through his inspirational messages. Sabi niya, dati daw he is praying God for a miracle, but hindi yun tinugon ng Panginoon. And then he realized later on that if you can get a miracle, become one or be the one. So you are the miracle itself for God's glory. So yung kanya pong infirmity, yung kanyang weakness, yung kanyang kakulangan, naging miracle yon kasi maraming tao ang naligtas at dahil sa pagbabahagi niya ng hope na mayroon siya sa buhay niya, maraming tao na nawawalan ng pag-asa at maraming tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Amen. And to add up to his many, many victories, he can swim, he can drive, he can surf, and he has a wife and a family. Amen. If Nick can do all these things, higit siguro na kaya nating lahat. Tonight, as we go to pray, what are your worries? What are those impossibilities that kept you out of the presence of God? Kalakasan man yan or kahinaan, ating ilapit sa presensya ng ating Diyos, idulog sa kanyang mahabaging trono. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, Panginoon, salamat, Panginoon, sa salita mo sa gabi ito, Panginoon, na patuloy na nagiging kalakasan namin, Father God, Lord. Salamat, dakilang Diyos, na you never leave us, you never forsake us, Father God, Lord, na despite ng mga pagkukulang namin sa iyong harapan, but andyan pa rin, Panginoon, yung presence mo, andyan pa rin pagliligtas mo, andyan pa rin pagpuprotekta mo, at higit sa lahat, andyan yung pagpapalakas mo sa bawat isa sa amin, Lord. Dalangin ko man po, Panginoon, kung meron man po nanghihina, mga tao, tonight that they want to quit, Father God, Lord, I pray, Father God, Lord, for hope in their hearts, and magkaroon po ng life, Panginoon, yung bawat salita mo, Panginoon, sa kanila pong buhay, at ituon nila, Panginoon, yung mga mata nila, Father God, Lord, sa kung ano at sino ka at kung ano yung magagawa mo, Panginoon, sa kanila pong buhay. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa mga panahon na ito, Father God, Lord. Maaring meron pong nagsasuffer, Father God, Lord,
dahil walang pera, maaaring pong sa karamdaman, Panginoon, ikaw po yung maging kagalingan namin at ikaw po yung maging great provider and great healer ng bawat isa sa amin, Father God Lord. Kumilos ka, Panginoon, at mag-miracle ka, Father God Lord, kung paano ka nag-miracle noon, Panginoon, sa bansang Israel. Up to this day, Father God Lord, you are working and you are the God of miracles, Father God Lord. Salamat, salamat po, Panginoon. At pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Binabalik lamang po namin sa iyo lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.